Okay, mayroon tayong project dito. Overhaul natin yung fire belts and GS pump. Ayan, ayan. Ito yung overhaulin natin kasi leaking yung mechanical seal. Ayan na, binaklas na namin. Leaking yung mechanical seal. Makikita naman dito, may mga asin-asin na siya. Yan. Ano? Leaking siya. Yan o. Ito yung sinasabi ko dito sa trabaho ng Peter. Supposed to be, hindi naman talaga trabaho ng Peter to. Ang problema dito, dahil inutusan ka, so wala kang magagawa, so sumunod ka. Kaya ang Peter ang nag-overhaul nito, gawa ng mga engineer ay busy-busy sila sa ibang mga trabaho. Kaya binigay sa atin tong pumps na to para i-overhaul natin. Yan na. Wala namang problema sa spare parts ito dahil mayroon tayong spare parts na naka-imbak doon sa storeroom. Ito yung cover niya. Makikita dito sa cover, may mga asin-asin. Ibig sabihin, leaking tong gasket niya sa casing, pati itong mechanical seal. Yan, dead banda oh. Lakas yung tagas. Saka dito. Itong type ng bomba na to, ito yung tinatawag na centrifugal pump. Yung bomba na to, general service to. Pwede sa fire pump, pwede sa gamitin sa GS pump, general service. Mayroon tayong isa dito, standby lang yan dahil just in case of emergency, may magamit tayong fire pump. Bali, number 2 yun. Ito yung number 1. Ito na yung ano, mechanical seal na papalitan natin. Yan o. Sisira. Kaya di na siya nag leaking siya kasi hindi na siya nagpiple. Wala na, stuck up na. Tapos yung mouth ring natin, okay pa naman to. Kinunan ko ng clearance. Okay pa yung clearance. Hindi pa umabot sa wear limit. Maganda lang tingnan natin yung impeller pero mayroon ng bungi-bungi dyan sa may pinaka-suction niya, side. So, wala man tayong spare nito. Pero, pwede pa to. Yan. Yan na yun. Ito yung impeller niya. Centrifugal type to. Dalawang impeller. Kaya, ang pressure nito, nasa umabot siya ng mga 10 bars. Okay, simbolin na dismantle na natin to. Alright, so pinalita natin to. Bago na to yung boost guide nya. Tapos yung bushing sa mechanical seal, bago din to. Ito bago tong mechanical seal. Yan, bago. Ready na to, ikapit. Kaya kakabit na natin para malaman kung gumagana na o hindi. Alright, ito na yung ano, casing niya. So normally dito sa casing na to, wala tong gaskets dapat kasi face to face lang to. Face to face. Ngayon, matanda na tong casing na to. Kailangan natin ng manipis na gasket. So wala man tayong manipis dito yung barko. Ang ginagamit sa namin dito yung mapa sa bridge. Ito yun. Yan o, mapa.
Ayun, ito na yung ginawa niya. Pero yung ginawa niya. So, lalagyan naman na ng silikon to. Kasi nakita mo naman yung base niya. Oh. Talagang bako-bako na. Dahil sa kalumaan. Ayan. So, yun lang ngayon. Ididikit na niya ngayon. At kakabit na natin. Baba! Bago yung light motion natin, bago yung aking kansi, bago yung silver bus. Ito, naka-under na. Tapos, ito yung ampere.